Ang taong ito ay gumugol ng 5 taong paglalakad para umuwi at dala-dala sa kanyang likod ang kanyang bahay. Si Leo Ling Chow, aka ang Snail Man, ay umalis sa kanyang bayan noong 20 taon na ang nakakaraan upang maghanap ng trabaho sa lugar ng Guangzhou at Shenzhen. Matapos dumaan ang maraming taon, sumagi sa kanyang isipan na muling umuwi sa lupang kanyang kinamulatan. Gumawa siya ng isang bahay na may bigat na 60 kilogram at iniwan ang Guangdong at muling nagtungo sa kanyang bayan. Sa halip na gumamit ng modernong transportasyon, ninais niyang maglakad sa buong 450 miles at para maisakatuparan ito, lumikha siya ng bahay na nasa likuran niya palagi. Ang bahay ay tinatayang 5 talampakan ang haba at mayroon itong 7 metro ang taas. Tumitimbang ito ng 130 pounds. Gawa ito mula sa plastik at tela at ang mga frame nito ay gawa sa poste na kawayan upang mabigyan siya ng proteksyon laban sa ulan at malamig na panahon. Siya ay mayroong kulay brown na balat at nakasuot ng lumang sapatos. Taglay ang mga ito, araw-araw siyang naglalakad ng halos 12 milya at maglalakad pa ng halos 621 miles dala ang kanyang portable na bahay bago makarating sa kanyang bayan sa Guangxi. Habang papauwi sa kanyang bayan na tumagal ng 5 taon, si Leo Ling Chow ay nagtitipon at nagbebenta ng basura para sa kanyang pamumuhay. Dinala niya ang kanyang portable na bahay at inilalapag sa gilid ng kalsada sa gabi upang protektahan siya. Sa daan, tumatanggi si Leo Ling Chow na tanggapin ang suporta mula sa sinuman at lubos na umaasa lamang sa mga itinapon na basura para sa ikabubuhay na dinadala ang kanyang tahanan sa kanyang pang-araw-araw na paglalakbay. Nabubuhay siya sa pagbebenta ng mga recyclable na basura tulad ng walang laman ng mga bote ng plastik. Ang isang 450 miles na lakaran mula sa Shenzhen patungong Guangxi ay katumbas ng isang lakaran mula sa New York hanggang sa North Carolina. Sa madaling sabi, isang napakahabang lakaran. Ngunit may nalaman akong mga taong naglakad ng 3,000 miles coast to coast sa buong US na inabot ng 1 taon lamang. Kaya bakit tumagal si Leo ng 5 taon upang maglakad lamang ng 1/6 na distansya? Marahil dahil kaya ito sa isang 132 pounds na bahay na nakadikit sa kanyang likuran? Ang bigat na 60 kilograms o 132 pounds ay hindi eksaktong madali para sa isang tao. Kaya't si Leo ay talagang naglalakbay sa mga kalsada ng China na kasing bilis ng isang suso. Ngunit hindi na nito kailangan pang maghanap ng masisilungan kung saan man siya magpunta. At ang sinasabing katotohanan na praktikal niyang makakaya saan man siya huminto ay talagang nagbunga. Ilang buwan na ang nakakaraan, ang taong ito ay umalis sa Wuzhou City at ngayon ay 20 milya na lamang ang layo mula sa pagkumpleto ng isang kamangha-manghang 270 miles na paglalakad at pagbalik sa kanyang bayan. Si Leo ay 100% na may kakayahan sa sarili. Dinadala niya ang kanyang tahanan ng literal sa kanyang likuran at nagre-recycle ang mga itinapon na bote na nakikita niya sa kalye kapalit ng pera. Meron siya lahat sa kanyang daladalang kubo na kailangan niya. Naglakbay siya kasama ang kanyang kama, damit at iba pang mga kailangan. Ang paglalakbay sa pagitan ng Nayon kung saan mayroon siyang isang maliit na bahay at ang kalapit na kabisirang lungsod ay tumatagal ng halos 3 araw. At sinabi ng Snail Man na ang kanyang maliit na bahay ay lumalaki sa bawat paglalakbay. 3 sa mga bahay na iyon ay nasira na at mayroon pang 20 milya na lalakbayin bago siya makauwi ngayon sa kanyang tahanan. Grabe talaga ang kanyang determinasyon, mga kaalam. At dito na naman nagtatapos ang isa na naman nating kwento, mga kaalam. Naway nakapaghatid na naman ako sa inyo ng isang impormasyon at kaalaman na maaring ngayon nyo lang nalaman. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Pero bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga taong ito na patuloy na sumusuporta sa atin. Shoutout kay EMX TV, kay K. Princess Carias, kay Tenzin Shaya TV Stories Channel,
at pati na kay Ruji Luceno. At ang huli, kay Dong Gaming. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta.